Hi guys, this is Julie Vlogs, no? Kamusta? Yeah. For today's video, nandito tayo ngayon sa Ortigas Center sa ano, Barangay San Antonio. Kasama natin si Sir John. Si Sir John. So, dahil sa ano no, mainit-init na issue, no, kukunin natin yung side ni Sir John. Tungkol dun sa viral rider, no, na sa ngayon na inahanap. Isa daw siyang mototaxi rider dahil hindi siya iba sa amin. Ano bang masasabi mo rito, sir? Yun nga, masasabi rito, medyo parang mahirap mangyari na gagawin niya. Dapat inisip niya muna yung pamilya ng ano, pamilya niya at saka yung pamilya ng babae. Para at least, hindi siya sa sitwasyon na problema na kinahatungan niya. Dapat inisip niya muna siya ng maayos at saka yung hindi siya mapapahamak at masira. Yun lang. At yun, magpakita, no? Na siya, magpakita na siya. Para maritas yung problema yung din na lumaki. Yan. So nakuha natin yung side ni sir, no? Tama naman si sir, no? Kailangan magpakita ng rider na yon na para malino naman, no? Para masabi niya yung side niya kung totoo man o hindi, no? Kasi nakita naman natin sa video na lasing yung hinatid niya at yung allegation lang naman eh, nakita siyang nagbibihis, no? So walang sinabing nakapatong. Pero ganun pa man, dahil nandun sa hotel at mukha naman talagang nangyari yon, kailangan panagutan niya yung kung ano man ang ginawa niya kasi marinis siya. Yes, yung ginawa niya hindi siya kailangan magtago at kailangan niya lumutang kung tama ang ginagawa niya. Tama man o mali, kailangan mo lumutang kasi kawawa naman yung babae. Dapat may respeto tayo sa mga babae, lalo na sa mga passenger na ano, no? Na mga nakainom, supposed to be bawal magsakay na nakainom, talagang bawal. Talaga. Pero dahil sinakay mo, binailation mo na at intention mo, o ikaw man yan o yung apps mo man ay nakuha ng iba, kailangan makuha yung panig mo kasi syempre nakasalalay dito yung ano, buhay mo na ano, at saka namang dangal na ng pamilya mo. So kailangan mong humarap at harapin tong problema na ginawa mo kasi dahil lang sa isang ano, hindi lahat ng babae na nakikita mo sa Malate ay pwede mong dalhin sa hotel nang walang paalam, no? So ganun na lang at ito na may isolated case na nakikita ko kasi hindi mo pwedeng isisi sa isang rider asa lahat ng rider yung ginawa ng isang bulastog na rider, no? Isolated case lang to mga idol, no? Kaya huwag niyong kalimutan na ang mga rider natin ay mababait ang karamihan. Halos lahat, no? So ilan lang yung mga ganyan na talagang yung tawagin natin ay putok sa buho, no? Ako may nasasakay din akong nakainom kasi bawal ang lasing eh. Nakainom lang yung kaya yung sarili nila, no? Pero kahit kailan, hindi mo tayo mapupulaan sa mga ganyang senaryo, no? At maaari, galang natin lahat ng pasero. Talaga lalo na yung mga babae. At paglasing, huwag nyo nang isakay. Kasi tulad nyan, pag hindi ka lumitaw, hindi natin malalaman kung gawa-gawa lang yung kwento, no? Okay, ang unang gagawin pa naman yan, ang sinabi ng babae, siyempre, kung saan nagkasing, sa hotel pa mismo. Tsaka sa CCTV. Sa CCTV, kitang-kita, no? Pero kung lalabas ka, idol, hindi kita idol. Kung lalabas ka, masasabi mo na pinilit ka niyang pumunta sa hotel, di ba? Pwede mo sabihin yun. Kasi nga, lalo, lumabas ka. Kahit sabihin natin hindi kanya pinili, talagang ginawa mo yung kasalanan na yon, eh masasabi mo kung anong gusto mo sabihin, no? Kasi meron naman tayong batas na puprotekta sa'yo kung sakali may kasalanan ka man. At kitang-kita naman na talagang dinala mo siya, no? Sa video, kitang-kita na unconscious na kung tawagin natin kasi nga parang wala sa ulirat yung babae, no? Parang antok na antok. Parang ilanin, no? Oo, so tulog na tulog siya, no? Pinagkira ng pawi. So, ganun ha, gawin natin na ano to, comment pala namin, no? Ito yung isolated case, huwag nyo idama yung lahat ng rider dito. At sana, lumitaw ka na para makampante na yung pamilya mo. Para naman dun sa babae, siguradong mahuhuli agad yan kasi may pangalan at nakabuka naman. So, thanks, thank you, and God bless!